istoryang pambata. Ang alamat ng Lansones. Noong araw, sa bayan ng Paete, Laguna, ang mga tao ay hindi lumiliban sa pagsisimba. Ang mag-asawang Edna at Manuel ay maagang naghanda upang dumalo sa banal na misa. Lubos na nagmamahalan ang mag-asawa at sa tuwi na ay pinagdarasal nila ang pagmamahalang ito upang lalo pang yumabong. Mahal na mahal ni Manuel ang asawa, lalo pa dahil dinadala nito ang binhi ng kanilang pag-iibigan. Naglalakad sila pauwi galing sa simbahan nang mapansin ni Edna sa gilid ng daan ng puno ng lansones na hitik sa bunga. Niyaya niya ang asawa at buong takam na tinanaw-tanaw ang mga bunga. Nang hindi na makatiis, ay nagmakaawa ito na ikuha siya ng ilang butil ng bunga. Tumanggi si Manuel sapagkat alam niyang lason ang bungang iyon at tiyak niyang agad mamamatay ang asawa kapag kumain nito. Nangako na lamang si Manuel na ipipitas niya si Edna ng manggang manibalang sa kanilang duluhan. Naglilihi si Edna at iyon ang kanilang unang anak, lalo pang maselan ang kalagayan nito. Walang imikang umuwi ng bahay ang mag-asawa. Pagdating ng bahay, ay nagbago si Edna. Hindi na siya ang masigla at masayang asawa ni Manuel. Ni hindi pinansin ang manggang manibalang na pinitas para sa kanya. At lahat ng pagkaing ielok ay tinatanggihan. Hindi na kumakain si Edna. Hindi na din kumikilos sa bahay. Lagi na lamang itong nakahiga at may ayaw magsalita. Nabahala ng labi si Manuel. Lahat na ng pangalo at paglalambing ay kanyang ginawa, ngunit ayaw siyang pansinin ni Edna. Habag na habag si Manuel sa asawa. Ang payat-payat na nito dahil sa di pagkain. Wala na ang mamula-mula nitong pisngi at mga labi, ang mga bilugang braso, binti at balakang. Tila isa itong papel na nakalatag sa kanyang higaan, mistulang larawan ng kamatayan ng kanyang asawa. Nilukob ng matinding awa si Manuel sa asawa at naipasya niyang ipagkaloob na ang hinihiling nito. Kung mamamatay din lang ang asawa, mas gusto na niyang mamatay ito ng masaya. Nagpunta siya sa puno ng lansones. Nanginginig ang mga daliri habang pinipitas ang mga bunga at nagdasal. Diyos ko, tulungan mo po kami. Pinakamamahal ko ang aking asawa at wala nang halaga sa akin ang buhay kung siya ay mawala pa sa aking piling. Sunod-sunod ang patak ng luha sa kanyang mukha, sapagkat alam niya na ang buungan ng lansones ang magwawakas sa nalalabi pang buhay ng kanyang asawa. Ganun na lang ang gulat ni Manuel nang tumambad sa kanyang harapan ang isang magandang babae na bumubusilak sa kaputian at inutusan siyang kainin ang lansones. Nakita ng babae ang pag-aalinlangan ni Manuel. Sige anak, kainin mo ang bungang iyong hawak. Huwag kang matakot, kainin mo ang bungang iyong hawak. Nawala ang takot ni Manuel. Tinalupan niya ang ibang bunga at kinain. Ang laking mangha niya sapagkat napakatamis at napakasarap ng bunga ng lansones. Nang ibaling ang paningin sa magandang babae, ay nawala na ito at biglang naglaho. Tuwang-tuwa si Manuel na nagpasalamat sa Diyos. Kumuha siya ng maraming bunga at masayang dinala sa asawa.
Malaking himala din ang nangyari. Biglang smigla at sumaya si Edna. Pagkakain ng bunga ng lansones. At mula noon ay nanumbalik na din ang masayang pagmamahalan ng mag-asawang Manuel at Edna. Ang alamat ng lansones.